So guys, I shared you kung ano yung foundation ko at saka kung ano yung primer ko before foundation. So, nakapag-try na ba yun ako ng primer? Hindi ko na natandaan kung nagpa-primer ako na yung ano yung parang cream din na ganun yun. Hindi ko na matanda kung nagganun na ako. Pero, pinaka-effective for me before foundation is itong MACNA Prep and Prime. Yan. Nakapag-try na rin naman ako ng ibang ganito. Yung parang mist. Mist din siya na mist spray sa mukha mo before mo mag-foundation. Pero para sa akin, ito yung pinaka-effective. Yan, try natin. And, dagdag tip din ha. Kasi nakakabili ng mga maliliit lang na ito. So, minsan, nagsisale si MAC. Nagsisale si MAC dito, bili ka na ng malaki. Tapos, kung meron ka ng ibang bottle na pang spray ganyan, or nakabili ka na before ng MAC na maliit na ganito, salin-salin mo na lang. Tapos yun, parang tatlong salin din to. Yung 100 ml. Imisan mo lang naman siya gagamitin once a day lang naman before foundation, ganyan. And alam nyo ba, for the whole day, isang beses lang naman ako nagpa-foundation tsaka nagaganto, no? Hindi na ako nag-ulit-ulit. Okay naman siya sa buong araw. So, yung next one ko is itong aking foundation. Ito, very trusted. Second bottle ko na. Yan, Fenty Beauty. Okay, na 190. Yung shade niya is 190. So, again, depende ulit yun sa skin color. Merong mga darker, merong lighter, pero I suggest kapag ka bumili kayo ng ganito is ipatest niyo dun sa mga nagbibenta dun yung mga ayun, kasi sila yung nakakaalam. Kaya ako wala pa naman ako masyadong alam sa ganun. So, tinetest muna nila dito na lagi-lagi sa ganito. Yun. Ayun. Yun na yun. Tapos, ayun. Sa pagkaginamit ko naman to, usually nilalagay ko muna siya rito. Hindi ko siya din nilalagay directly sa face. Ayan. Natin in here, look. And then, ginagamitan ko siya ng brush. Foundation brush. Or kahit na anong brush. So, basta dito ako sanay sa brush na to. Ganyan lang siya. So, light lang din ang punas-punas sa mukha. Sabi nga, syempre, ayaw natin magkaroon ng wrinkles. Kaya nga natin tinatry na alagaan yung skin natin, di ba? So, para magmukha naman tayong makinis. So, yun guys. For now, wala pa naman akong wrinkles. Hindi pa ako gumagamit ng anti-wrinkle. Pagka meron na lang na. I-share ko sa inyo. For now kasi medyo, ano naman, okay naman ako din sa mga products na ginagamit ko. Siyempre, ang leeg. And just to let you know guys, ayoko na masyado makapal na foundation na pwede ka nang anuhin, pwede ka nang, may alam niyo kapag naghilamos ka, parang matatanggal lahat ng foundation mo, tapos mag-iiba yung itsura mo. Kung ano yung itsura mo ng before, ang layo sa after. So, ayoko naman masyado makapal na makeup. So, sa akin, okay na yung ganito. Very light lang. Slide-slide lang ng brush sa face. Ayan. O, diba? O, Yan. Ganyan na lang yan. Yan. Tapos, yung ginagamit ko naman na concealer. Okay. Ito yung concealer ko, creaseless. Guys, hindi na bago yung mga makeup ko, ha? Kasi, alam mo naman, lalo ngayon, hindi naman na siya sa magagamitin. Lalo, ilang months na work from home, no? So, ayan. So, I'll show you kung paano ko naman ito ginagamit. Ako kasi, guys, is my eye bags. Ma-eye bags ako at wala na tayong magagawa doon.
Kahit matulog ako na maaga, may eyebags talaga ako. So, hindi ko alam kung paano mag-baking-baking ganyan. Iba kasi nakikita ko nagbe-bake-bake sila, ganyan. Pero ako, ganyan lang siya. Yan. Tapos, minsan, hinahayaan ko lang siya magtagal dyan. Oh. Para lang hindi masyadong halata yung ano ko. Yung eyebags ko na hindi ko naman maitago-tago. Huwag lang maitim. Diba? Huwag lang yung halata yung talagang puyat ka kasi lagi akong late makatulog. Saka yung mga yan, yung ilong ko kasi ilan ng ilong ko uneven siya eh. Yan, nilalagyan ko rin yan. Ganyan. Ganyan. Basta yun kasi hindi ako masyadong ayoko na masyadong makapal na foundation. Kaya kung mapapansin niyo pag tagal-tagal for the whole day, hindi na masyadong mukhang may foundation, pero makinis pa rin, maganda pa rin. Ayan. So, after that, yan, okay na ba siya? Ito pang finale ko. Palagi ako meron na ito. This one! MAC! Studio Fix! Yan! Siyempre, again, pag bumili kayo, magtanong ulit kayo sa mga nagtitinda doon kasi sila nakakaalam ng color. So, magkaiba ng color yan. Okay! So, foundation din siya. Yan. Pero, siyempre, very light lang kasi nga, parang dinadabdab ko lang siya kasi ayoko na masyadong shiny. Ayoko na masyadong shiny ang face ko. Baka for me, parang di bagay sa akin, ganun. Okay, ang leeg para magpantay. So, siguro dalawat na beses lang nag-tap-tap doon. Tapos, ganyan lang siya. So, guys, ayan na yan. Huh? Ito na yan. Hmm? Okay na, diba? So, for me, the whole day na to, kung gusto ko man mag-foundation ulit, ito na lang yung Studio Fix, yung pinaka- foundation na to. Tapos medyo ganun-ganun na lang konti para hindi lang magmukhang pagod for the whole day. Kasi yung mga ginamit ko na products, okay naman siya. Okay naman siya. Hindi ka naman magmumukhang usually mga bandang uwian, ganun. Okay pa rin yung face mo. Yun. So, sana nag-enjoy kayo, guys. Yan lang yung masasuggest ko for the meantime. So, see you again next time. Thank you for watching!